like home. Kasabihan, sigurado akong feel na feel kang mga taga San Vicente. Sisay man kaya ang day makakamati, can feel at home at Pusmirdig D. Ninhuli sa magagayo na tanawon and mga hospitable and beautiful people. Pero don't worry, ngunya na aldaw, ililibot mi kamo sa banwaan ning San Vicente, digdi lang yan sa Camarines Norte. Aram ba nindo na sityo pa sana ang banwaan ning San Vicente kadtong panahon? Taong 1771, kan mission area pa sana ini, inapod ni Bishop Antonio de Luna ang lugar na Sitio San Antonio. Alagad kang nagada ng obispo, napabayaan naman ang sitio. Hulit ang nagharali naman ang mga Pransiskano sa lugar na ini. 10 taon ang nakalihis kan may bagong obispong nagpasiring digdi na si Bishop Domingo Collianes. Taong 1803 ang pagpuo na pagpangaran kan banwaan na San Vicente Ferrer. As in taong 1877, naginaman ining ganap na parokya as in Mother Church Hinda ang Talisay. Alagad mahapot kamo, taano naging San Vicente Ferrer ang patroning parokya ninda. May kinalaman po doon sa maliit na estatwa na naroroon. Sinasabi po na noong mga taong 1800s bago itayo itong malaking simbahan na ito, ay meron daw pong isang matanda, may manang, na nakatira dyan sa isang barangay diyan sa San Jose na may estatwa siya ni San Vicente Ferrer. Lagi siyang namimintuho hanggang isang araw, pagkagising daw niya na madaling araw, na-realize niya nawawala itong estatwa na ito ni San Vicente. Hinanap niya at base doon sa description, nakita daw niya ito sa isang nasa itaas na parang burulan na may mabato at maraming mga puno ng bayabas, ganyan. At ang kanyang pinagtataka nung tinignan daw yung damit ng estatwa, may parang mga amor seco doon. So kanyang interpretation niya, parang naglakad itong ating patron papunta sa lugar na yon. Hindi niya mabuhat itong estatwa na ito kahit tumawag siya ng mga kalalakihan sa paligid para iuwi sa kanilang bahay itong estatwa na ano lang naman, 12 inches lang naman daw ang taas, gano'n. At ang ginawa niya mula sa kanilang bahay, nagdasal siya, sabi ay paluhod, ang kanyang kamay ay clasp in her breast, nagdadasal, paakyat sa lugar na yon, at kanyang nabuhat itong estatwa ni San Vicente. Naulit ng naulit itong eksena na ito, hanggang napag-usapan nga daw ng kura paroko ng Talisay nung panahong yon, yung paring in charge dito sa lugar na ito, na sa lugar kung saan nakikita palagi ang estatwa ni San Vicente ay doon itinayo ang parokya. Kaya po kung inyong mapapansin, tayo po ay nasa isang mataas na lugar. Kaya nga dyan sa tapat lang ng ating simbahan ay palusong huyan pababa. Base po sa istorya, dito sa lugar na ito, kung saan nakatayo itong building po na ito, dito nakikita palagi ang estatwa pong yan ni San Vicente. So ito po yung istorya na nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon. Ngunya na aram na nindo ang istorya kang parokya ni San Vicente, may pagirumdum asin minsayan sa indang parokya. Ngunya na nasa tao kita kang pandemya. Ngayon pong panahon ng COVID-19, mga kaibigan, ay huwag po natin kalilimutan kung papaanong sa atin pong pagdedebosyon sa ating patron na si San Vicente, tayo po ay laging pinapaboran. Napakarami po ng mga kwento, ng mga himala sa pamamagitan ng panalangin ng ating patron na si San Vicente. Ipagpatuloy po natin ito pong ating pamimintuho sa kanya. At sa mga panahon po na ganito na tayo ay natetreten, may threat po ng COVID-19 dito po sa ating bansa, hingi tayo ng kanyang panalangin at sigurado po ako, ibibigay po sa atin ng Diyos ang biyayang ating kailangan. Poprotektahan po tayo sa infection ng COVID-19. Patuloy po ito pong ating biyaya na tinatamasa na wala pong may sakit ng COVID-19 dito po sa ating bayan. Panalangin natin na matapos po itong ating crisis na ating hinaharap. Hindi lamang po ng ating bayan, kundi po ng buong mundo. Pagpatuloy po natin ang ating pagdedebosyon sa ating patron, mapaghimalang patron, si San Vicente Ferrer. Para kang magagayo na istorya digdi,
Yaon man ang mga lugar na binabalik-balikan bako lang kang mga taga-digdi pati na kan mga turista. Walong kilometro halis sa sentro kan banwaan in San Vicente Provincia ng Camarines Norte antes mabot ang saro sa yaman kan banwaan na ini. Mananap Falls. Mananap Falls saro sa pinag-uurgulyo kan banwaan. Silingkan ibang falls, aagihan ang patukad asin parusog na dalan. Sa pagbagtas kan dalan, maagihan an Amnaba o Abasig Matugdon Mananap Natural Biotic Area na iyong nagpuprotehir sa lugar kay pananaan mga kahoy asin mga hayop lalo na ang mga endangered species. Mailing sa lugar an man iba-ibang klase kan gamgam. Argan Balinsayaw, Agila, Philippine Bulbul asin ipapa. Affair sa mga gamgam, inaataman manindaan mga baboy ramo, mga sawa o kobra asin iba pang hayop, pati na ang tubig. Susuk kay Alejandro Maranan, Protected Area Supervisor na 24 oras ang sinang pagbabantay sa lugar. May mga hayop man na iyaan sa inang pangataman, Argan Agila asin kuwago na may mga tama asin pinag-turn over sa senda. Pangapuda ni Maranan sa mga may ataman na hayop, lalo na ang mga undocumented na endangered species asin nadakop sa naman na kaipon isurrender sa sainda tangan hindi makasuhan. Kung ito po ay nabili sa pet shop na may registration ng wildlife, pas-photocopy lang po nila yung registration po ng pet shop na mayroong certificate of wildlife registration at dalhin po nila sa opisina to para po i-apply naman nila ng registration yung hawak nilang pet or hayop. Ngayon, kung ito naman pong hayop na ito or pet na inaalaga nila ay nakuha lang po dyan sa bundok o sa gubat o sa nyugan, wala pong ibang dapat gawin kundi pakawalan po ito, i-surrender po sa opisina kasi hindi po na ito mare-register kasi ang source po, ang pinanggalingan ay wala pong katib dokumentong hawak po. Sa padagos sa pagbaklay, pasiling sa Mananap Falls, maagihan ang sapang kalawang. Sarong sapa na ang inaagihan o bulos kang tubig nagkukolor kalawang. May tulay na gibos sa kawayan na nagsiserbing hanging breaks. Antes na abuton ang nasa 137 steps kan agyanan na sementado pababa. Sisaybaya ang daimahanga sa sarong yaman kan banwa. Sa tawakan bukid, may sarong yaman na talagang nakakaara. Ini ang Mananap Falls. Malipot ang tubig, malinaw asin hararom. Syertong malinig ang tubig asin pwedeng inumon. Susog ni Cindy Taldo, Tourism Officer kan San Vicente Camarines Norte, na bukas ang Mananap Falls sa mga turista. May mga tour guide na pwedeng mag-alalay sa sainda. Sa mga gustong magpa-share, makipag-coordinate sa Municipal Tourism Office. A total of 17 cascading falls po yan. Ang napu-cascading po, dire-diretso. Opo, magkakadugtong po sila. Ang napupuntahan pa lang po dyan at ang paborito ng mga turista dito, lalo na ng mga foreigner, ay yung pang-8 falls. Ang sabi po nila, ito yung pinakamaganda sa lahat ng falls. Kakaiba, yung paka-falls po niya ay kakaiba. Yung parang may kuweba siya. Kung pupunta po kayo dito, pwede po kayong pumunta sa amin sa tourism office sa munisipyo at kontakin nyo lang po ako. May sasama po sila ditong tour guide. Yung amin po tagabantay, yun na rin po ang sasama sa kanila. Sa ditman na banwaan ng San Vicente, dakula man ang pagtubod ninda na makisabayan kung pag-asenso man sana ang pag-uurulayan. Sa katunayan, priority project ninda sa infrastrukturang unyan ang pagpapatapos ng mga tinampo. Ngunyan man na taon ang kamawota na matapos ang proyekto na Integrated Terminal, Convention Center, Session Hall, Evacuation Center as in Motor Pole Section na padagos ngunyan ang construction sa parte kang Barangay Ugob, Banwaan ng San Vicente. Para man sa indang future plan projects, isusunod tulos ninda na magkaigwa ng sanitary landfill sa Diring Slaughterhouse Area, Ecotourism Park as in proyekto infrastruktura sa agrikultura. Sa amin pong mga konstituwente dito sa aming bayan ng San Vicente, malugod pong nagpapasalamat ang aming pamalaang pangbayan na pamuno po ng ating butihing mayor na si
Honorable Francis Ong at ang inyo pong kasalukuyang Acting Municipal Engineer, sa inyo pong pakikiumisa at pagsumikap at pakikipagtulungan na mapaulad ang ating bayan. Sana po sa mga darating pa na panahon, tayo po ay tuluyang magkaisa tungo sa ikaulad ng ating bayan. The Town of Discovery and Culture. Digdibistado ang banwaan ng San Vicente. Pero aram daw nindo, nasaro sa pinag-uorgulyo kan si Indang Banwan, iyo ang painting kan sikat na pintor na si Fernando Amorsolo. Wow! Promise! Babalikan mi talaga ini. Pero di kayo mahali hanggang di mipigbibida ang developments as in estado kong ekonomiya kang banwaan ng San Vicente. Marina aldaw mga ka-Beach TV, munya na aldaw masarit akong makakaibanan ang mayor kang banwaan kang San Vicente, si Mayor Francis G. Ong. Mayor Marina, aldaw po sa imo ang sa imo na pagpabisado sa tuya pong paradalan sa Beach TV po. Marina, hapon sa imo, Eden. Siyempre, sa gabos ng mga nanonood ng BHTB, ako po si Mayor Francis Ong, Mayor ng San Vicente. Actually, panghuring termin ako na ini bilang mayor. Okay naman, maganda, mahusay ang Samuyang Banwaan. Opo. Marami po tayong mga programs sa infrastructure, sa health, and marami pang iba. Unahin po muna natin po yung sa infrastructure. Ano na po yung mga projects or programs natin? Eden. Actually, ang San Vicente kasi, pag hiniling mo, we are the smallest town in Camarines Norte. Pero pag hiniling mo geographically, garo kami ang puso ng Camarines Norte. So, nasa Tahoe kami, kang Cam Norte, na sabi ko nga ni, kami lang ang banwaan na nakakonect sa limang banwaan. Okay. That's Labo, Vincennes, Talisay, Daet, and also San Lorenzo Ruiz. Okay. Kaya sa pag-abot sa infrastructure program, ang ginigibo ko nung paglaog ko ulit bilang mayor way back 2013, i-connecta ining gabus ng mga dalan. Magkukonekta kami kan Labo, Vincennes, Talisay, then Daet, yan ang provincial road me. Pero yung San Lorenzo, gabus na ining mga kalyeng ini, infrastructure. Siguro sa sunod na taon, gabus ini, lusot na. Okay. Ini ang magandang programa kang Samuyang lokal na pamahalaan. Opo. Swerte talaga ang mga taga San Vicente. Alright, next pong kabotanta para maaraman po kang mga tagayaon po digdiyo ang proyekto taman po or program sa agriculture po. Nabaritaan ko po ba po kong plantation kan na pinya po, hindi po sa San Vicente po. Ano po ito? Yes, ang totoo. Kasi ang San Vicente, ang banwaan ng San Lorenzo, Basud, kami man talaga nagtataranom ng pinya. Okay. Ano? Kami ang mga nanginot na nagtanom ng pinya na Formosa, although ang Daet kasi ang nagkaiguan ng Pineapple Festival, pero talagang ang pinya ay nag-originate digdi Samuya. So, masasabi ko nga ni na yan asaro sa mga number one na produkto kang banwaan mi, pinakamahamis na pinya, digdi nindo yan matatagpuan sa banwaan ni San Vicente, halos gabos na barangay. Except the urban barangay, ang mga nagtatanom kay ning pinya. Pero pera dyan, kami din ay mga coconut producing municipality. Nyug talaga ang Samuyang pinagkakabuhayan. Meron din kami mga palayan, may nagtatanom din ng corn, mga gulay, lalo mo niya nagkikong pandemya. Halos gabus talaga. Nanaw kami ni mga iba't ibang klaseng seedlings para itanom kang mga tao. Actually, bakulangan ng mga seeds, kundi pati sa mga fish pond, mga tilapia seedlings. Tapos syempre, aram mo sa hidap po niya ng buhay, tapos nakakatrabaho, food security ang kaipuhan ta. Mm-hmm. So, gabos ko niyan,
may mga tanong, dahil nakaulangan magbakal, may mga mapagkukuhan, ano? Opo. Maski bagay yung mga backyard lamang. Opo. Next po, Mayor, ini pong sa inyong pinagmamalaki sa yung Amor Solo painting po, ano daw po iyan? Pwede po ma-explain itong mga... Ang totoo kasi, pag nag-ulay, yung storya na si Fernando Amor Solo ay taga, sabi minsan, sa Daer. Ang totoo, digdi sa banuaan ng San Vicente siya kahit ito madalas habang siya'y binata pa. Kasi ito si nung dati ming naging mayor digdi, si Don Pedro Moreno, ang naging anong agum niya ay Amor Solo. Ano? So si Tugang yan kahit itong agum na dati ni Don Pedro. Kaya pag nagbabakasyon, digdi siya, kahit itong medyo haluy-haluy na, naaraman ko ang storya yan sa mga pamilya ng Racelis. Na digdi nagbabakasyon si Amor Solo, kaya kung mahihiling nindo yung mga paintings na ginagawa niya na may background ay Paruyan, as in bundok, digdi yan sa banuaan ng San Vicente. Even yung Manana Falls, mahihiling mo duman sa drawing niya na talagang uya digdi. Kaya ito nga, may mga paintings pa digdi dati sa late Mayor Alia Manzares kasi kamag-anak man nila. May mga paintings pa dyan na nawalat kaya ito si Fernando Amor Solo. So, saro po yan sa mga bibisita po, digdi? Ang tutungo niyan, si mga painting, kung naaram kung nagkapasarain na, kasi sa pamilya nagharali na digdi. Pero originally, yaon si Indadigdi sa banuaan. Yan ang gusto kong i-restore din para maraman kang mga, bakulang kang mga taga San Vicente, ang maging part ng history ng Pilipinas. Opo. Napag-uulayin ta naman po itong mga arugayan na bagay. Sa tourist destination or tourist sites na pinagmamalaki po kang siguro Manoy? Yes. Kaya nga ang Samuyang Festival is called Mananap. Ano? Manana Festival kasi dahil sa famous na Manana Falls. Napakaganda nun. Tapos ang tubig talaga, dahil siya na babaw. Kaya even our rivers, dinadayo talaga yan. Paglalo na pag mga panahon ng kainitan, pag summer, napakaganda. So ginagawa mi ang kalye para sa mga turista maabot ang aldaw. Magpa-share kamo sa banuaan ng San Vicente. Not only the beautiful Manana Falls, yung Manana River, siguro maipi-feature tayo, may mga resort na kami digdi, yes, local resort, na napaka, sabi ko nga, digdi lang nito matatagpuan yung napaka malinig na tubig kasi napaka lipot na tubig. Presko. Opo, dagdag tayo po inyong sa Center of Sports and Development. Ang banuaan ng San Vicente. Yes, nagiging ano na din kami sapagkat sabi ko nga dakula din sa Kuyang Sports Center, uh-huh. Digdi. So kami ang nagho-host ng inter-basketball, yung NBTC na hino-host yan at is sponsored by Manny Pakilinan himself, digdi yan. Kaya kadakol na din kami mga nakaproduce na nagkarawat digdi, nagkakawat ng unyan sa PBA. Opo, nabarik. Yes, yun, araw ka yan. Kaya tuloy-tuloy si programa. Kaya maganda dahil sabi ko nga, nagiging parte kami, nagiging kaming mga parang training area. Maabot ang aldaw, sabi ko nga, may mga masunod naman dyan sa ano. Next generation. Yes, next generation. Opo, dito naman po tayo sa... Sabi da inaapod pong Town of Discovery and Adventure ang banuaan na ini. Ayun na nga. Kaya nag-iisip kami ganung panahon. Anong pwede tang iapod sa banuaan? Kasi nga ni halos gabo si Gua. Then doon na, duman mo maaraman na before ang akala ng iba, San Vicente sa decided ngayon lugar yan, Arukay ni. Pero pag naglaog ka digdi, 'di ba? Then ano, mahiling mo ang lapad ng Samuyang Kalye. Di ba? Magandang kalsada mi, malinig, maaliwalas. Tapos, pag nagduman ka sa Manana Falls, mahili mo yung mga river, you will discover something. Di ba? Yes. Kaya nga, sabi ko nga, this is the town of discovery. Not only the discovery, yun nga kila Amor Solo, but adventure as well. Nahili mo man kung paano ang pag makaduman ka sa Manana Falls. It's really an adventure. Yes. Kaya
even sa Samuyang Turismo, maabot ang Aldao. Pag naayos kong intiro ng infrastruktura, I'm sure, intirong, yes, that yes. Mabisita digdi. Sabi ko nga ni, with the infrastructure, our town is connected to Labo, to Vinson's, Talisay, Daet, and San Lorenzo Ruiz. Madali nang masyado dahil interconnecting na. Kami nasa sentro. Oo, not only, di ba, Daet. Then, hali kami ng Daet. 9 kilometer. Mayo ng 10 minuto, yaon ka na din. Di. So, yaon na. Yan ang, sabi ko, kabintahihan din kasakuyang Banuaan. Opo, may ano pa po kamo, mga other programs, mga kaplanuhan po, hindi po sa inyong Banuaan? Well, sabi ko nga, inaatubang mi ang programa kang gobyerno in sa parte ng good governance. Bako lang itong mga nabanggit ko na infrastruktura, yes. Agriculture. Siyempre, kaibahan na dyan, Eden, ang yaon ang sa tuyang pag-aasikaso kang health services. Diba? Napaka-importante, lalo ngunyan yan, takit tayo nasa COVID. So, kailangan talaga pangalagaan ta ang mga kalusugan kang bawat namamanuwaan. Kaya nga, kami talaga, ako, nagtatawa ko ng dakulang pansin din sa tuyang prevention ng mga kung ano paman. Sabi nga kayo sa kuyang doktor, mayor, ang satuyang motto is prevention is always better than cure. Talagang up to now, well, sana hanggang matapos, COVID-free ang Banuaan ko. And baka din Duaram, last year kami yung Salud Bicol noon, awardee, naka-receive kami 500,000 dahil itong duman sa scorecard ng Department of Health na dapat mga mako-comply mo ay kami sino naka sa Bicol, kami sino nakadali kay ito. Kaya kami ang Bicol Salud noon. Ano pa, sa programa kang sa tuyang national government, President Duterte, paano kami nag, ano duman sa mga programa niya tungkol sa drug prevention? Aram mo, Eden, akong pinakasalit ng Banuaan sa Camarines Norte, but we are the first LGU na magpatayo kang hinahagad na balay silangan. Kaya kami ang naging example, sabay kami. Kang Sarong Banuaan sa Sorsogon, naging awardee din ako duman sa region kasi nga kami. Pag-abot sa mga audit ng Anti-Drug Abuse Council, kami mansan ang number one. Itong mga national program, kang DSWD, like for example, yung SAP, Social Amelioration Program, number 7 kami. Not only sa region, but national, the first to implement. Kami ang pinakamabilis nag-implement kaya itong programang ito. Natanggap kaagad ng mga tao. Ano pa, social pension, kang matatanda, human, program kang Department of Labor and Employment, DOLE, nakuha mi, itinaw mi sa mga tao, mga tabang suporta hindi sa panahon na yun ng pandemya. Okay. Since nabanggit mo naman po ang sa inyo man na kaplanuhan sa mga sa health and mga LGU awards mo po, gusto ko lang pong maaraman and gabos po na taga San Vicente, ano po kaya ang mensahe nito sa inyo po? Well, ang pinaka-importante, sabi ko nga ni, kami sa lokal na pamahalaan, sa mga kababayan ko sa Banuaan ni San Vicente, kaibahan ang sanggunian bayan sa panginginot ng satuyang Vice Mayor, Vice Mayor V, at syempre lahat ng mga barangay captains. Ang pinakasusi para po sa development kang Sarong Banuaan ay bako dahil magaling si Mayor. Dapat nagsusuportahan, nagtatarabangan gabos. Talagang ini ay collective ano ini. Sabi nga ni, pagtatarabangan kang bawat saro, bako lang ako. Bako lang si Kapitan, bako lang si Vice Mayor, bako si Kagawad, bako lang mga kawani ng munisipyo. But most importantly, dapat ang suporta kang mga kababanuaan ko. Yan ang magiging susita para ang Banuaan ni San Vicente, sadit man daw, pero magaling, makakapuwing din. Ako si Mayor Francis Song, ang sa indong servidor. We'll be right back.
episode mo niya na Aldawa. Abangan, sa masunod na Domingo, baka banwaan naman nito ang sumuyang dumanan. Digdi lang yan sa Orgulyo Ko, Banwaan Ko! Orgulyo Ko, Banwaan Ko, hatod sa Indokan mga minasunod. Philippine National Railways, Smart Communications, Philippine Amusement Gaming Corporation, Congressman Jose Bongteves Jr., DGP Partilis, Congresswoman Josie Taliano, 1st District, Camarines Norte, Mayor Joseph Ascutia, Labo, Camarines Norte, Mayor Tomas Bongalonta, Pili, Camarines Sur, Mayor Marcel Pan, Goa, Camarines Sur, Mayor Francis Ong, San Vicente, Camarines Norte, Governor Egay Taliado, Camarines Norte, JJC Lawn Shop Services, Naga City. Orgulyo ko, banwaan ko, digdi sa BHTV.